Nagpasalamat kayo sa Panginoon. O, oh, diba? May ganong klase ng kanta. Let, tuloy mo nga, o. Oh. Sorry, ha. Hindi ko kabisado yung buo ng kanta. Oras, 15 minuto. Makalipas mo yung isang purang umaga. Si Batas, at ay ni Batas Mauricio pa rin po ang inyong nakakasama. Tumutugon sa inyo mga problemang legal. Dito po sa kakampi mo ang Batas sa DYKA 801 kHz Catholic Media Network sa San Jose Antique. Narito po ang 0927 346-7834. Ang sabi niya, Atty. Batas, ask ko po, if isang babae may mga anak po sa iba-ibang lalaki, tatlo po ang anak, pinaampo ng dalawa, nanganak po ulit siya, iba naman ang ama, pero nalagay sa birth certificate ay second child, may nilabag ba siya? Eh, minilabag po siya. Falsification yon. Bakit, kanyo? Eh, kung hindi naman anak talaga yan, at hindi naman second child yan, anak talaga sa ibang lalaki, eh, dapat first child yan, lalaki. Eh, binagumawa po siya ng falsifikasyon. Sabi po kasi ng Artikulo 171 at Artikulo 172 ng Revised Penal Code of the Philippines, pagka ikaw sa isang opisyal na dokumento ay naglagay ng maling impormasyon, sinabi mo na merong ganong pangyayari pero hindi mo pala totoo nangyari, nagkaanak ka ng pangalawa sa isang lalaki, gayong hindi naman pala yan totoo. Ayan ay isang uri ng falsifikasyon. Yan ay isang uri ng falsifikasyon sa ilalim ng Article 171 at Article 172 ng Revised Penal Code na pinarurusahan ng batas. Ang masakit dito, sino man nakakaalam na talagang hindi mo anak yan doon sa lalaki na inilagay mong ama ng batang yan, ay po pwedeng magsampa ng kaso. Ha? Public crime kasi yung ganyang uri ng krimen. Yung falsification of official public document, yung birth certificate ay official public document po yan. Kaya pagka pinalsipikan ninyo yan, yan ay krimen pang publiko at kahit sino ang nakakaalam na ginawa niyo yung falsification na yan, pwede po kayong sampahan ng kaso. Salamat sa Diyos. 17 minuto. Makalipas po ang 10 ng umaga. Si Batas, Atty. Batas Mauricio pa rin po ang inyong nakakasama. Tumutukoy sa inyo mga problemang legal. Dito lamang sa ating palatuntunan, ang kakampi mo ang Batas sa DYKA 801 kHz live and direct mula po sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Ato pong karagdagi ang problemang legal sa 0921-286-2905. Galing po ito pinadala kay Batas, Atty. Batas Mauricio sa 0922-833-4396. Ito, galing ito sa 0921-286-2905. Ano sabi niya? Good day po, Atty. Batas. Iginigit ng ibang kasamahan namin sa konseho na ibalik muli ang disapproved resolution. Ngunit may sinasabi po sa Section 58 ng Local Government Code na yun po ay may criminal liability. Pwede po bang sampahan ng demanda kapag pinilit nila? Salamat po from Palawan. Uy, Palawan. At ang nagtitext sa atin dyan sa Palawan, si ano? Pangalan ng nagtitext doon? Si Kagawad Beronyo. Ayan, tama ba ako doon? Si Kagawad Beronyo. Kagawad Beronyo, magandang umaga po sa inyo dyan sa Palawan. Kaya lang sa Northern Palawan po ito. Yun po yung naaabot dyan. Araceli ba yan? Araceli, Palawan? Oo, meron palang lugar na Araceli, Palawan. Kagawad Beronyo ng Araceli, Palawan. Magandang umaga po sa inyo. Alam po ninyo, depende po sa sitwasyon eh. Hindi naman automatiko na pagka ibinalik yung resolusyon, dyan po sa inyong konseho at pagkatapos ay pinipilit pa, aprobahan ulit sa kabila ng ito yung natin sa proof na, magiging batayan na yan ng kasong kriminal. Sa akin po pagkakaintindi sa Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, bagamat natin sa proof na, yung batas na yan, hindi naman po mapipigilan ang sino man sa mga iba pang miyembro ng konseho